Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumainyo rin. Ini-welcome ko po ang lahat ng mga mula pa sa Lucena, Quezon, sa St. Catherine Parish, sa pamumuno po ni Father Imon Panganiban dito po sa Basilica ng Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, huwag mong bawiin sa amin ang iyong kagandahang loob na nagpapagindapat na kami maging iyong lingkod at nagdudulot sa amin ng iyong palagiang pagkupkup sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin, "Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi, gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming mga kasalanan, kami ang pinakaaba ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta, o mga tagapanganal ngayon. Walang templong mapag-alayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang. Wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon na bagbag ng puso at magpakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya, at libo-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin. Yamang ikaw ay maaamo at mapagkalinga. Kahabagan mo kami at saklolohan.
Muli mong iparanas sa amin ang iyong kahangahangang pagliligtas. At sa gayoy, muling dakilain ang iyong pangalan. Panginoon, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi mapagmaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Mabuti ang poon sa makapangunungan, sa mga salary, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasiya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa, 'Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat.' Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis ni roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sabay ang wika, 'Magbayad ka ng utang mo.' Naglubuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, 'Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita.'
Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod na nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng 40 araw na paghahanda. At isa sa patuloy na ipinaalala po sa atin sa panahon ng Kwaresma ay yung tayo po ay makapagsisi sa atin pong mga kasalanan. So malapit na po, no, na pumasok ang mga mahal na araw. Maganda na masuri muli ang ating mga sarili at maisip na natin kung kailan ba tayo magkukumpisal. Kasi yun po yung pinakamahalaga sa mga panahong ito, sa mga pagsasakripisyo, pag-aayuno na ating ginagawa, ay yung tayo po ay makapagkumpisal. So sana po i-check nyo po sa inyong mga kalendaryo, maglaan kayo ng oras, panahon, lalo tigit ng lakas ng loob para makapagkumpisal. Sa pagkukumpisal, siyempre nandyan po yung pag-amin natin ng ating mga kasalanan. Inaamin. At hindi madali pong umamin sa kasalanan. Ang problema, kapag hindi mo alam o hindi mo inaamin, hindi mo inaako ang iyong kasalanan, hindi ka ihingi ng tawad. Sa atin pong ebanghelyo, isa ito sa mga nararanasan natin. Mahirap magpatawad. Nahihirapan tayong gawin ito. At yung tanong ni Pedro, madalas tanong din natin, hanggang kailan ba tayo magpapatawad? Kala ni Pedro, okay na 7 beses lang, yung bang mayroong hangganan, akala ni Pedro, perfect na 7 times. 7 ulit. Pero sinagot siya ni Jesus na, hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 77 beses. Meron bang tao na makakagawa ng kasalanan sa kapwa niya ng ganito karaming kasalanan? Pwede. Iba-iba, no? Iba-ibang tao nakakagawa sa atin ng kasalanan. Pero meron bang isang tao lang na kayang gumawa ng napakaraming ganong kasalanan? Kasi baka po, no? Isa, dalawa, nakasalanang nagawa sa'yo, tapos tinapos mo na. Nag-shutdown ka na. Nag-close the door ka na. Yung kasalanan na nung bata pa kayo, naalala niyo pa ba? Bata pa kayo eh. Eh ngayon may edad na. Pero nandun pa rin ba tayo sa estado na hindi ko makakalimutan ang kanyang ginawa sa akin
walang kapatawaran ang kanyang ginawa sa akin. Sa araw na ito, ang sagot ng Poong Nazareno, 77 beses. Pero kailangan natin maintindihan, unang-una, dapat lagi tayong bukas ang ating mga puso sa pagpapatawad. Malinaw po ba? Ngayon, ang malinaw naman dito, sabi ni Pedro, makailang kung patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala. Kung ilang beses din lumapit at tumingi ng tawad, ganun din beses dapat tayong magpatawad. Hindi po inaalis lahat ng emosyon, lahat ng nararamdaman natin. Pag may nagawang mali sa iyo, nasaktan ka, okay lang yan, hindi po inaalis yan. Pero ang sinasabi at panyaya sa atin, kung makipagkasundo, kung makipagbati, humingi ng tawad, patawarin. Wala ng keme-keme pa. Wala ng mga kung ano-ano pang rason kung sinusundan mo talaga ang Poong Jesus Nazareno, pakinggan din natin ang kanyang mga aral, mga tuntunin sa buhay. Pero malinaw, dapat po malinaw din kapag humingi ng tawad, patawarin. Paano natin patatawarin ang isang taong hindi naman humihingi ng tawad? Paano natin patatawarin ang isang taong hindi nga umaamin sa kanyang pagkakamali? Ang pinupunto dito, kapag humingi ng tawad, patawarin mo. Bakit natin patatawarin? Para hindi ka mamuhay sa paghihiganti, sa sama ng loob, para huwag mong ikulong ang iyong sarili sa galit. Kasi sinong nagdadala ng sama ng loob? Di ba yung pakiramdam mo na ikaw yung ginawa ng mali? Sinong nagdadala niyan? Sa loob ng mahabang panahon, minsan po, no, yung nakagawa ng mali sa atin, nag-i-enjoy na sa buhay, pero ikaw, lungkot na lungkot ka pa rin kasi naiwan ka doon sa pangit na karanasan ninyo. So ngayon, sana po, no, sa panahon ng Kwaresma, isa ito sa grasya na hingin natin sa Diyos, yung matuto po tayong magpatawad. Nahihirapan tayo o sadyang pinahihirapan natin ating mga sarili sa hindi pagpapatawad. Nasa sa iyo po ang desisyon, pero sana po mas maintindihan mo din na sa Panginoon, sa Diyos, hindi lang 77 beses niya tayong pinapatawad. Habang buhay, tayong pinapatawad sa atin pong nagagawang pagsuway sa Kanya. At yun din nawa ang atin pong gawin. Kung pinapatawad tayo ng Diyos, matuto din tayong magpatawad. Kung nahihirapan ka, humingi ka ng lakas mula sa Poong Jesus Nazareno. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang tayo, ang kanyang bayang nakararanas ng kanyang pagpapatawad,
ay maghatid ng kagalakan ng pagkakasundo sa mundo. Ang ating pong itutugon, Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahang pinalaya ng dugo ni Kristo, naway mamuhay sa pagkakasundo at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahang Kristiyano, naway mapagsama sa ilalim na nag-iisang ebanghelyo ng pag-ibig, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa, naway matutong magpatawad at umunawa sa isa't isa, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ating lahat, nawang matulungan ng abag ni Jesus upang tayo ay makapagpatawad sa isa't isa mula sa puso, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ng aming mga alay upang kami kalugdan mo at ganap na kasihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel ay nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hakbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. O manaming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paghalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mampalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Tanggal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Init ng pag-ibig, dahan-dahan ng lamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Jesus. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pamalagiin nawa kaming buhay ng pagsasalo namin sa banal na pakikinabang at dulutan nawa kami nito ng iyong kapatawaran at patatagin nawa kami sa tapat na pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin.
Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, alam mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Agos mo pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Yeso Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Yeso Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Yeso Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.